Hello po, magluluto po tayo ngayon ng kare-kare. Kare-kareng kapampangan. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click din po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga recipe. Tsaka para po ma-save nyo na itong recipe ito, talaga naman pong napakasarap. Pakilike na rin po itong video. Pisan na po natin. Ang una pong gagawin ay pakukulin ko muna yung ating meat. Lalagyan ko lang po siya ng salt. 30 minutes po natin siyang pakukuluin. Ngayon naman po, habang pinapakulo natin, magto-toast tayo ng rice flour. So, bali lulutuin lang po natin to hanggang sa mag-brown siya. Huwag niyo po siyang hayaan na ma-overcook. Dapat katamtaman lang po. Okay na po to. Pwede na. Ngayon naman po, after 30 minutes, okay na po yung aking meat. Medyo malambot na siya. So, i-separate nyo lang po yung sabaw dun sa meat. Ngayon naman po, i-prepare na natin yung ating gagamitin. So, bali, garlic po, tapos onion, tapos yung mga pangsangkap po natin. Yung eggplant po, iniwa ko siya ng, in-slice ko siya ng pabilog. Hindi ko siya inati sa gitna para hindi malusaw or hindi humiwalay yung laman dun sa balat. Yun po yung isang technique. Tapos yung bok choy po, ibababad natin sa tubig, pati rin po yung sitaw. Magigisa na po tayo. Bali, gigisa po natin muna dito yung bawang. Tapos sasabay na natin yung onion. So, lutuin muna natin to hanggang sa maluto yung onion or yung magdaba yung kulay niya. Tapos po, ilalagay ko na dito yung annatto powder or yung atsuete. Isasabay ko na siya dun sa aking paggigisa. Mas maganda kasi maisama siya sa gisa kaysa mamaya natin siya ilalagay pagka niluluto na natin. Ngayon naman po, ilalagay na natin yung meat. Kaya po, pinahiwalay ko yung meat dun sa sabaw kanina na pinagkuluan. Dahil mas mauna natin ilalagay yung meat para maisama siya sa gisa at kumapit yung lasa dun sa ating meat. Kahit anong klaseng meat po, pwede nyong gamitin dito. Pwede po dito yung oxtail. Masarap din po dito yung pork belly or yung pata ng baboy. Masarap po. Pero yung ginamit ko dito, yung spare ribs na naka-slice siya ng maliliit. Ngayon naman po, maglalagay na tayo ng pamintang drog or yung ground pepper. Tapos haluin nyo po ng ma-mix siyang mabuti dun sa ating karne. Tapos ilalagay na rin natin dito yung isang kutsarang fish sauce o yung patis. Tapos haluin po natin. Tapos lutuin natin to ng siguro kahit mga 2 minuto lang po. Makikita nyo po yung ang ganda na ng kulay ng ating karne. Tsaka panigurado pong napakalasa na nito. Ngayon naman po, ibubuhos na natin yung sabaw na pinagkuluan natin dun sa pork natin kanina. Ito po, may malasa na to kasi kaninang pinakulo natin, nilagyan na natin to ng asin. Tapos, lulutuin natin to ng mga 20 minutes. Nasa medium high lang po yung apoy natin. Ito na po yung itsura niya. So, baling gagawin ko dito, maglalagay na ako ng peanut butter. 3 kutsarang peanut butter po to, pero 2 munang kutsara yung ilalagay ko kasi mamaya ko ilalagay yung isang kutsara. Tsaka tinunaw ko na yung peanut butter, nilagyan ko siya ng konting tubig para madali ko siyang matunaw or mahalo. Maglalagay din ako dito ng dinaldak na mani, 2 kutsara po. Nakakasarap din po, masarap po kasi pagka kumakain ka na minsan na nakakain mo yung mani, kaya dagdag lasa po yun, dagdag sarap. Ngayon naman po, ilalagay ko na yung ating eggplant or yung talong. Una pong nilagay yung talong dito, tapos siguro mga kahit mga lutuin ko lang siya, haluin ko lang siya ng mga 1 minuto. Isusunod ko na dito yung sitaw. Bali, sa mga gulay po, nasa inyo na po yun. Kung gusto nyong mas lutong-luto siya or medium lang or yung katamtaman lang pagkakaluto, so diskartehan nyo na lang po yun.
Yun naman po, ilalagay ko na yung isa pang kutsarang peanut butter. So, isasabay ko na dito. Magtataka po kayo, bakit hindi pa pinagsabay yung peanut butter kanina? Kasi po, pagka nilagay mo yung peanut butter, lalapot na yung sabaw. Tsaka kaya tinira ko to para ito yung magiging mas napakalasa po. Mas lasang peanut dun sa ating sabaw. Ngayon po, ilalagay na natin yung ating bok choy. So, bali, haluin lang po natin to. Madali na po to kasi madali namang lutuin na itong bok choy. Suguraduin lang po natin dito na mahalo siyang mabuti ng maluto siyang pantay yung ating gulay. Ngayon po, ito na yung itsura niya. Napakasarap na po ng itsura niya. Ngayon, ilalagay ko na po yung sikreto kong sangkap. Marahil nagtataka po kayo bakit pinirito ko muna yung rice flour kanina. Bakit? Pwede namang diretso na. Kasi po, mas masarap po kasi yung parang pag nailagay na natin dun sa ating kare-kare, ito po yung nagbibigay lasa na parang may lasang medyo sunog-sunog or yung toasted. Marami po yung mga nagluluto ng kare-kare na nilalagay nila yung cornstarch, yung iba yung rice flour na binubuhos lang nila. Pero ito pong ginawa ko, kakaibang style po to. Kung matitikman nyo po to, ito po yung lasang talagang pag kumain kayo ng kare-kare, malalasaan nyo na parang kakaiba yung lasa niya. Yun po yung nagbigay lasa, yung toasted na rice flour. Tapos mga malapit na po to, luto na to, mga lutuin na lang natin to ng mga 2 minutes para lang talagang lumapot yung sabaw ng ating kare-kare. Napakasarap po to, napakabango pa. Sana po matry nyo itong recipe ko. Ito yung kare-kareng kapampangan na talaga naman pong kakaiba sa ibang mga kare-kare. May ko-compare nyo naman po yung lasa nito pagka na-try nyo. Bakit masarap yung luto ng mga kapampangan? Siguro po dahil na rin dun sa mga style namin sa pagluluto. Huwag pong kakalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakiclick na rin po yung bell. Tsaka pakilike na rin po itong video. Maraming salamat po. Kain na po tayo.